Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City, narito na ang mahalagang balita sa mga oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Papalawigin pa ng Philippine Coast Guard ang kanilang presensya laban sa China dahil sa tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Kaugnay ito ng hikayatin ni PCG Commandant Admiral George Orsabia Jr. ang mga PCG personnel noong Martes na paigtingin pa ang kanilang pagbabantay at pagbabandera ng pagkakilanlan ng Pilipinas sa territorial dispute. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Armando Balilo, pinagpapalanuhan na nila ang pagdaragdag at pag-upgrade ng kanilang PCG station sa Pag-asa Island sa Kalayaan, Palawan. Layunin ito na mas mabigyang proteksyon ang mga Pilipinong mangingisda at lalo pang mamonitor ang bawat galaw ng mga barkong naglalayag sa West Philippine Sea. Kamakailan lamang nang maglagay ang PCG ng tatlong state-of-the-art ocean buoy sa Philippine Rice bilang marka na Special Protected Zone ang naturang lugar. Umani ng samot-saring reaksyon ng pagpuna ni Senator Bato de la Rosa sa mga kritiko ng pamahalaan sa issue ng territory dispute sa West Philippine Sea. Sa public hearing sa Senado kahapon, May 26, inundinan ng senador ang mga taong ani ay gustong makipagyera sa China pero ayaw namang ibalik ang Reserve Officer Training Corps o ROTC sa mga eskwelahan. Ayon din kay de la Rosa, maraming reserve forces ang China at ang pagbabalik ng ROTC ay preparasyon ng bansa sa anumang banta sa seguridad sa hinaharap. Marami tayong mga kababayan ngayon, matatanda man or bata, na gustong-gustong makipaghirap talaga sa China. Gustong-gusto nila, they're blaming the government for a very weak stance against China kuno, at gustong-gusto nila makipaghirap. Pero ayaw naman nilang mag-ROTC. 27 ilegal na armas ang nasamsam ng Armed Forces of the Philippines sa Tawi-Tawi. Ayon kay Lieutenant General Corleto Vinluan Jr., ito ay dahil na rin sa kampanya ng Joint Task Force Tawi-Tawi at ng mga local government units kung saan kanilang sinikap na makipagdialogo sa mga residente na isuko ang kanilang mga undocumented firearms. Kabilang sa mga sinurrender ng ilang residente ay mga tinuturing na high-powered firearms. Siniguro naman ni Brigadier General Arturo Rojas ng JTF Tawi-Tawi ang patuloy na pagkumbinse sa mga sibilyan na isuko ang kanilang mga illegal na armas. Ipapakalat sa lalawigan ng Cebu ang puwersa ng 82nd Infantry Battalion, sinabi ni Army Major Senon Pancito, tagapagsalita ng 3rd Infantry Battalion, hiniling ng Central Command ng Armed Forces of the Philippines ang deployment ng Army Battalion para masawata ang New People's Army sa naturang probinsya. Napag-alaman na tumatakbo sa Cebu ang mga rebeldeng tumatakas mula sa Negros at Bohol. Samantala, bigo ang rebeldeng komunista na palakasin ang kanilang puwersa sa lalawigan ng Bohol. Kasunod ito ng engkwentro noong Martes sa bayan ng Vilar na ikinasawi ng 5 rebelde. Ayon kay Major Pancito, patunay na matagumpay ang operasyon ng militar at nananatiling NPA-free ang lalawigan. Sa Masbate, nasa 11 miyembro ng kilosang komunista at 3 taga-suporta ang sumuko sa Philippine Army sa Panlanas, Masbate, kasama sa mga isinuko ng mga rebelde ang nasa 14 na high-powered firearms. Ang mga nagsisuko ay sasailalim sa debriefing bago ipasok sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP ng gobyerno. Opisyal nang tinanggap ng Guinness Book of World Records ang katibayan ng 113 gulang na si Francisca Susano bilang pinakamatandang taong nabubuhay sa mundo. Tubong Kabangkalan Negros Occidental, isinilang si Susano noong September 11, 1897, isang taon bago na deklara ang kasarinlan ng Pilipinas. Nasaksihan din ni Susano ang 2 digmaang pandaigdig. Sa unang naging panayam namin sa apo nito, ang pagkain ng masustansyang pagkain gaya ng gulay ang naging sikreto nito kaya nananatiling malakas ang pangangatawan ng lola. Sa kasalukuyan, mayroon ng higit 300 apo si Susano. Dahil sa kakulangan ng matibay na ebidensya, natagalan bago kilalanin ng Guinness ang sinumiting request ng pamilya ni Susano. Sa kasalukuyan, ang 117-year-old na si Kani Tanaka ng Japan, ang una nang dineklarang world's oldest living person. Si Lola Gonsang una, nang dito pa kami sa bukid, ang ginaano niya siya, ginakaon yung mga utan lang. Kaya aamon ginakaon sa bukid, utan, wala karne. Para sa Kidlat News Update, Renzelinon, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano.
Kasama nyo sa bawat pagputok ng balita